Okay, good day guys. Meron naman kami sinservice dito na 801 error na Panasonic. No? So ito ngayon guys, ang titingnan natin kung anong problema no, ng 801 error. No? Kasi ang 801 error guys, pag titingnan natin sa manual, ito ay tumutukoy doon sa kanyang water level sensor. No? So 801 na lang, 801 yung lumalabas na error. Nagpa-plus sa kanyang screen. So ang gagawin natin, buksan muna natin to yung likuran, no? So first step na gagawin natin, tingnan natin yung kanyang wiring connection. Baka naman kasi may ingat-ingat, no? Or mga putol, no? So binuksan natin dito sa likod. Ayan, ito guys, so far wala tayong nakitang ngat-ngat, no? Intact naman yung mga wiring, no? So wala siyang ngat-ngat, no? So ito yung sensor niya, itong area ng sensor, wala siyang ngat-ngat, no? Ayan. So ngayon, dahil 801 siya, gagawin natin, papalitan natin siya ng sensor. Subukan natin palitan. No? Kaya ito ang importante guys, pag may baon tayo. No? Kahit hindi nyo na itest yan, pwede nyo nang salpakan ng bagong sensor para malaman kung yan nga ang may problema. Kaya the best talaga kung may baon kayong sensor, no? Pagdating sa pagtutroubleshoot. No? Yung mga parts na... Kasi yung sensor guys, alam nyo, ano yan, minsan, good reading, pero hindi na siya gumagana kasi sira na yung mechanical niya. So, ang gagawin natin, mayroon kaming pang-test dito. Subukan muna natin salpakan ng bagong sensor. Tingnan natin kung ito ba yung nagbibigay ng 801, no? So, yan. So, yung mga sensor pala, guys, ng Panasonic, no? Original, available na sa amin yan kung gusto nyo mag-order. PM lang po kayo sa aming Facebook page na Nurture Vlog. Yan. So, ito, guys, may pang-tester kami dito na sensor, no? Testingin natin kung... yan ba ang nagbibigay ng error. Ayan. Oo natin. Start natin. Tingnan natin. No? Start. Ayan. So, ganun pa rin. So, ibig sabihin, walang problema sa sensor. Klaseng pa rin siya, guys, ng 801. Ayan. So, itong kanyang safety switch or bump sensor, nilinis na rin natin, no? Pero wala yan dito ang problema, no? Kasi ang error naman nito kasi, it's 12, no? Kapag naglalabas ng error. Kaya, hahanapin natin kung saan yung problema. Pero tingnan natin kung corrected. So, ayan. So, dito nilinis lang natin to guys, no? Kasi corroded na, no? Pero wala yan dito, guys, ang problema. Nilinis lang natin. No, para matest natin kung saan talaga nang galing yung 801, no? Kasi usually, ano siya, yan. It's 12 kasi ang error nito. So, may mga corrosion na yung safety switch niya, no? Kaya, later on, ito naman yung susunod na masisira. Dito na resist. Dahil corroded na yung parts na yan. Meron siyang kinagat. Ayan. So, ang next natin, i-check yung board sa baba, guys, no? Andito, ito yung board na ito, no? Yun ang i-check natin. Ayan. So, napansin namin, guys, ito, guys, oh. Yung pinaka-capacitor niya, parang ngat-ngat, nangat-ngat ng daga siguro. Yan, ito yan, 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 yan. Nangat-ngat guys, no? Yan, no? Nangat-ngat talaga. Nangat-ngat ng daga, napakaliit, no? Nangat-ngat talaga. So, ang ginawa namin dito guys, pinalitan na lang natin ang bagong board, no? Sinalpakan natin para malaman natin kung ayos na, no? So, ito yung luma guys, oh. Yan. So, ito yun. Yung lumang board, no? So, sinalpakan natin siya ng bago, no? Yan. So, testingin natin, no? So, nakita natin doon, guys, sa luma, yun nga, no? Mayroon siyang ngat-ngat, no? So, ayan, guys, no? Testing na natin. So, working na, no? Ayan. So, ang problema niya, guys, yung board, no? Doon sa likod. Doon sa kanyang pagbigay ng 801. So, ayan, gumana na siya, no? So, yun nga, ngat-ngat ng daga yung maliit na kapasitor. Kaya, nagkaroon siya ng shortage, no? So, hindi na natin siya pinalitan kasi... meron naman tayong dalang board, kaya ginawa natin, pinalitan natin ng buong board, no? Kasi kung i-repair pa natin yon, hindi natin sigurado, baka may mga damay pang iba. Okay guys, thank you, bye-bye!